Ganito katindi ang inabot ng Nooy WBC Lightweight Champion sa kamay ng Nooy pinakamabangis na boksingero na si Manny Pacquiao. Ang Pacquiao versus Diaz nga ang isa sa pinakamakasaysayang laban para sa mga Pinoy at Asyano matapos maging number 1 pound for pound boxer at nag-iisang Asyano na naging 5 division world champion nang talunin ni Pacman ang Nooy WBC lightweight champion na si David Diaz. August 28, 2008, nang subukan ni Pacman na umakyat sa lightweight division para tangkain na maging 5 division world champion. Bago ang laban ay sinabi naman ng trainer ni Diaz na si Jim Strickland na kung matatalo ang kanyang alaga ay magre-retiro na ito sa kanyang propesyon. Kaya naman nagtuloy-tuloy pa din ang pagiging trainer ni Strickland pagkatapos ng laban. Sa kabila naman ng sinabi ng trainer ni Diaz ay nanatili pa din ang respeto ng Mexicano kay Manny Pacquiao na hindi nagbibitaw ng mga salitang nakakabasto sa ating kababayan. Masasabi ngang si Diaz ang Mexicano na pinakamarespeto sa mga nakalaban ni Pacman kung ikukumpara sa mga nakaharap nito. A moment of sportsmanship here. Ang laban nito kontra kay Pacman ang ikalawang title defense nito sa kanyang WBC belt kung saan may record ito na 34 wins, 17 by knockout at 1 loss. Habang ang challenger naman na si Pacman, na Nooy WBC Junior Lightweight Champion naman, ay may record na 46 wins, 34 by knockout at 3 losses. Ating balikan kung paano kinawawa ni Manny Pacquiao ang pinaka-humble at pinaka-marespeto na Mexicano na nakaharap nito. Unang round pa lamang ay naging advantage na ni Pacman ang kanyang speed. Naging epektibo naman ang 1-2 combinations at uppercut nito na nakakalusot sa depensa ni Diaz. Sa round 2 naman ay nagtamo na agad ng cut sa ilong si Diaz dahil sa mga kombinasyon ni Pacman na hindi nito magawang iwasan. Sa round 3 ay sinusubukan ni Diaz na makipagsabayan, subalit hirap na hirap naman ito sa mga jab at right hook ni Pacman na pinupuntirya ang ulo at katawan nito. Round 4 naman na magtamo ng cut sa kanang mata si Diaz mula sa accidental headbutt na lumala naman habang tumatanggap ng mga suntok na hindi nito malaman kung saan nanggagaling. Subalit sa halip naman na umatras ay sinubukan ni Diaz na makipagpalitan ng suntok kay Pacman. Blinding
major advantages when at distance, Pacquiao would be able to cut Diaz up. Diaz's only response is to get more aggressive and try to do more damage, and that's what he's trying to do, leaving himself open holes. Speed is just too much, and the fact that Pacquiao's doing everything and moving and twisting and pivoting. A southpaw Jack Dempsey in the lightweight division. And he's leading from above the right eye's works. Cover up against these onslaughts. Manny Pacquiao is simply too fast and too good. They throw at the same time. The difference in hand speed is so evident. The hand speed as well as the foot speed, I think. Round 5 naman ay tuloy-tuloy pa din sa pag-abante si Diaz sa kabila ng tindi ng parusa na tinamu nito. Round 6 ay tuloy-tuloy pa din sa pagtanggap ng parusa si Diaz, subalit hindi pa din ito sumusuko sa laban sa kabila ng lumalalangkat nito sa kanyang mata. Nagpakita naman ng kakaibang tibay na loob at tapang si Diaz sa round 7 na mas pinili makipagsabayan kay Pacman kahit na pagod na ito. Sa round 8 naman ay unti-unti nang humihina ang katawan ni Diaz, habang si Pacman naman ay umaalalay na lang sa mga suntok na pinapatama nito dahil na din sa tindi ng tinatamo ni Diaz sa mga nakaraang round. Round 9 naman ay hindi na kinaya ni Diaz sa mga malalakas na suntok na pinakakawalan ni Pacman. Kahit na gustong gusto na pa nito na lumaban ay hindi naman nakaya ng kanyang katawan. Nagtapos ang laban sa pamamagitan ng 9-round technical knockout kung saan itinigil na ng referee ang laban matapos bumagsak si Diaz.
Sa post-fight interview naman ay makikita ang pagiging sportsman ni Diaz kung saan kinausapan nito si Pacman. A moment of sportsmanship here. Samantala, sinabi naman ni Diaz na hindi nito kinaya ang bilis ni Pacman. Nagbiro pa nga ito na akala nga daw niya na pati si Coach Freddie Roach ay sumusuntok na din sa kanya sa laban. Yeah, he was too fast. Fucker was too fast. Did you have any idea coming in that he could be that way? No. I seen him on tape and stuff like that, but I was like, I could deal with that speed, you know? The power is what I wanted to worry about. But it wasn't so much about, it was just that he was so fucking fast, man. Fast. Amazingly fast. Fucking amazingly fast. I was like, I thought Freddie was in there fucking hitting me too. So, Matapos matalo kay Pacman ay nagkaroon na pa ng apat na laban si Diaz, subalit hindi na ito ganoon kabagsik. Nagtala ito ng 2 panalo at 2 talo sa kanyang huling 4 na laban bago ito tuluyang nagretiro. Habang si Manny Pacquiao naman ay patuloy ang pamamayagpag sa boxing at naging kaisa-isang 8 Division World Champion.